Isang binatang Amerikano ang malubhang nasaktan sa isang sakuna habang tinatahak niya ang nagyelong daan. Sumuko na ang mga doktor at di na sila umaasa na nagagaling pa siya. Ngunit di nawala ng pag-asa ang kanyang ina. At sa gitna ng pag-asang ito ay si Padre Pio. Panoorin at alamin kung ano ang papel na ginampanan ng banal na praile sa istoryang ito. Bago ang lahat, nais kong ihatid sa inyo ang magandang balita na umabot na po ang tinig ni Padre Pio sa 10,000 mga subscribers. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik at pagsuporta. Di po naging madali ang landas na aming tinahak upang marating ang puntong ito. Ngunit sa inyong patuloy na suporta, patuloy po tayong lalago at lalaki. Kasama at kaakibat namin kayo sa aming paghihirap, pagsusumikap at pagtatagumpay. Halina at samahan ninyo kami muli sa aming pagsulong sa taong ito patungo sa susunod na baitang ng pagpapalawig ng aming YouTube channel, ang 15,000 subscriber. At pagpapatuloy na po tayo sa ating istorya. Si Paul Walsh ay 17 taong gulang nang ang kotseng minamaneho niya ay bumangga sa isang puno sa Chester Pike sa karatig pook ng Philadelphia noong isang nangagyayalong gabi ng Disyembre taong 1983. Inilarawan ng isang doktor ang kanyang mga pinsala sa ulo na tila ba ang paglagapak ng isang itlog sa isang semento sa bangketa. Hindi lamang ang kanyang bungo ay nabasag, ang bawat buto sa kanyang mukha ay nabali at may pila sa kanyang utak. Sinabi ng mga doktor sa Crozer Chester Medical Center na ang pinsala sa kanyang utak ay di na malulunasan at hindi na siya muli pang magkakamalay. Ngunit tulad ng matandang kasabihan, huwag kang magsalita ng tapos. Ang paggaling ni Paul mula sa napakalaking pinsala sa ulo noong 1983 at 1984 ay hindi maipaliwanag sa isang purong medical at siyentipikong batayan. Sabi ng isa sa mga doktor na gumabot sa kanya, si Dr. Michael Ryan. Sa isang isinulat na pahayag, sinabi ni Dr. Ryan, "Nararamdaman ko na kung walang tulong na supernatural, marahil sa ngayon si Paul ay patay na o patuloy na magiging comatose." O yung walang malay, no? Bagamat kaunti lang ang naaalala niya sa kanyang 4 na buwan ng mahigpit na pagsubok kasunod ng aksidente, naaalala naman ang kanyang ina na si Betty Walsh ang bawat detalye mula sa sandaling natanggap niya ang tawag sa telepono noong gabi ng aksidente. Sinabihan siya ng nurse na pumunta kaagad sa ospital. Halos di na niya makilala si Paul. Ang kanyang mukha ay sobrang namamaga na parang kalabasa at ganap na nakabalot ng mga benda. Bagaman nasa masamang kalagayan, nakilala pa rin ni Paul ang boses ng ina dahil gumalaw ito nang marinig niya siya. Pagkatapos ng 10 oras na operasyon sa sumunod na araw, kung saan nawalan si Paul ng 4 at kalahating beses ng dami ng dugo sa kanyang katawan, inilipat siya sa Crozer Chester Medical Center kung saan nanatiling critical ang kanyang kalagayan. Noong una, parang bumuti siya at medyo nagsasalita pa nga, pero may kahina-hinalang likodo na tumutulo mula sa ilong niya. Inakala ng lahat na siya ay may sipon lamang at lumipas ang 1 buwan bago natuklasan ng mga doktor na ang likido ay di sipon sa halip ay spinal fluid o ang likido sa gulugod natin. No? Ipinakita ng isang CAT scan na may pilas sa utak ni Paul. At doon ay napagtanto ng mga doktor
na mas malala pala ang kalagayan niya kaysa sa pag-aakala nila. Sinubukan ng mga doktor na ayusin ang pilas, ngunit ang loob ng ulo ni Paul ay masyado nang nagkalasog-lasog. Ginawa nila ang kanilang makakaya upang malunasan ito, ngunit ang kondisyon ni Paul ay patuloy na lumala. Nawawala at nagpapabalik-balik ang kanyang malay. Nang maghanda ang mga doktor ng isa pang operasyon upang maubos ang naiipong likido sa utak niya, natuklasan nila ang isa pang malubhang komplikasyon. Nagkaroon din siya ng spinal meningitis o ang impeksyon sa gulugod niya. Sa puntong ito, wala nang pag-asa ayon sa ina ni Paul na si Betty. Ang utak niya ay patuloy na napuno ng likido at pinipisa ang unang bahagi ng kanyang utak o ang front lobe na sinabi sa kanya ng isang doktor na maaapektuhan ang kanyang buong pagkatao o personalidad kapag ito ay napinsala. Sinabihan na si Betty na wala ng pag-asa at di na malulunasan ang malubhang pinsala sa utak ni Paul. Ngunit hindi siya nasiraan ng loob. Napagpasyahan ng kanyang pamilya niya na kailangan ni Paul ng isang himala. Aniya, sa huli kung hindi man gumaling si Paul, ay tatanggapin ko ito. Ngunit pansamantala, talagang maniniwala ako na magkakaroon ng himala at kahit papaano, ay mananalangin man lang ako ng buong pananampalataya. Isang babae ang nagbigay kay Betty ng 5 prayer cards para sa mga taong nasa proseso ng beatifikasyon at nangangailangan ng himala. Araw-araw pagkatapos ng misa, siya at ang kanyang ina ay pumupunta sa ospital at nagro-rosaryo para kay Paul. Pagkatapos ay dinarasal nila ang naturang 5 prayer cards. Sa tuwing binibigkas niya ang panalangin para kay Padre Pio, kinukrusan ni Paul ang kanyang sarili. Kahit na siya ay ganap na walang malay, ayon kay Betty. Ilang tao ang nakasaksi sa mga pangyayaring ito, kabilang na ang ilang mga nurse. Nagpa siya si Betty na tawagan ng isang lokal na grupo ng mga deboto ni Padre Pio at iulat kung ano ang nangyayari. Nagpa siya silang magpadala ng isang tao sa ospital ng isa sa mga guantes na isinuot ni Padre Pio upang ikubli ang dugoang sugat ng estigmata sa kanyang mga kamay. Noong Lunes, 12 ng Marso, March 12, si Paul ay binasbasa ng relikyang ito at sa loob ng ilang araw, isa sa kanyang maraming malubhang karamdaman ay mahimalang nawala. Muling tinawagan ni Betty ang grupo at noong 6 ng Abril, 1984, April 6, 1984, ang guantes ay muling dinala kay Paul at ipinatong sa kanyang ulo. Alam kong may nangyari kagad dahil parang may elektrisidad o electric shock ang dumaan sa kanya, ani ni Betty. Ibinulat niya ang kanyang mga mata at tumingin sa paligid ng silid. Napakalino ng mata. Tapos bumalik uli siya sa pagkakomatose. Pero alam kong may nangyari na, dagdag pa niya. Tama siya. Kinakabukasan, pagbalik niya sa ospital, laking gulat niya nang makita ang kanyang anak na nakaupo sa isang upuan at nanonood ng telebisyon. Lumingon siya at sinabing, "Hi, ma'am." Mabilis na pumasok ang nurse at sinabi kay Betty, "Buong araw siyang nagsasalita." Nang tawagan niya ang neurosurgeon o ang siruhano sa utak upang sabihin sa kanya na si Paul Walsh ay nagsasalita na, sinabi ng doktor, "Hindi ito posible." At tapos ay binaba ang telepono. Ngunit ito ay totoo. Gumawa pa ulit ng isang CAT scan para kay Paul at patuloy na sinabi ng doktor, "Hindi ako makapaniwala dito. Hindi ako makapaniwala dito. Hindi na lasog-lasog ang unang bahagi o frontal lobe ng utak niya.
Ang higit na hindi maipaliwanag ay ang nangyari pagkaraan ng ilang araw noong Linggo ng pagkabuhay ng umaga nang magising si Paul at ang kanyang kasama sa kwarto at nakita isang lalaki na nakatayo sa paanan ng kama ni Paul. Inilarawan niya siya bilang isang matandang pari na nakasuot ng kayumangging damit. Naisip ni Paul na kapatid siya ni Betty, si Charlie, na may malaking pagkakahawig kay Padre Pio. Natatandaan kong napakasigurado ako na ang aking tiyo Charlie ang dumalaw sa akin, sabi ni Paul. Nakita ko siya, tuwang-tuwa siya at ang umiti pa nga sa akin. At pagkatapos ay lumabas na lang siya ng kwarto. Alam ng ina niya na si Betty na hindi maaring si Charlie dahil nakatira siya sa Boston. Malayo siya sa kanilang tinitiran sa Pennsylvania. Tinupi niya ang mga larawan ni Padre Pio upang itago ang pangalan at pinakita ito kay Paul. At sinabi ni Paul, "Iyan ang bumisita sa akin," sabi niya. "Hindi ba si Tio Charlie yan?" At makalipas ng ilang linggo, lumabas si Paul Walsh sa Crozer Chester Medical Center at ganap na gumaling. Kung mayroong anumang pagdududa sa kanilang isipan na namagitan si Padre Pio sa pagpapagaling ni Paul, ang mga pag-aalinlangan na iyon ay nawala isang taon pagkatapos ng aksidente nang makatanggap ang pamilya ng hindi inaasahang tawag sa telepono mula kay Bill Rose na nakatira sa ari-arian kung saan natamaan ni Paul ang puno. Sinabi ni Bill Rose na narinig niya ang kalabog noong gabi ng aksidente at tumakbo siya palabas upang hanapin si Paul na nakahandusay sa lupa at ang mukha ay nasa imbornal. Alam niyang naghihingalo na ang tao at habang may tumatawag ng ambulansya, itinaas niya ang ulo ni Paul mula sa kanal at nanalangin para sa kanyang kaluluwa. Sa loob ng 3 hanggang 5 minuto ng aksidente ng iyong anak, sabi ni Bill Rose kay Betty, inialay ko siya kay Padre Pio. Hanggang ngayon, inaamin ni Paul na nagtataka pa rin siya at sinasabi sa kanyang sarili, "Bakit ako?" Ngunit hindi yon pumigil sa kanya na magkwento sa tuwing may pagkakataon siya. "Hindi ko ginawa ito para sa aking sarili," sabi ni Paul. "Gusto kong bigyan ng pag-asa ang ibang tao." At iyan po ang ating istorya ngayong araw. Isa na namang pambihirang himala na isinagawa ng Diyos sa pamamagitan ni Padre Pio. At bago po tayo maghiwalay, huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe, mag-like, mag-komento, at share ang video ito kung ito inyong naibigan. Pindutin lang ang subscribe na button sa ibaba at ang kampanilya sa kanan nito. Gawin ito at isasama namin kayo sa aming susunod na pamisa. Kung nais nyo makinabang sa lingguhan o buwan ng pamisa para sa inyong mga intensyon at para sa inyong pamilya, suportahan kami bilang buwan ng donante sa pamamagitan ng paglahok sa mga alagad sa kalinga ni Padre Pio. Ang espiritual na halaga ng isang misa ay walang hanggan, kaya pangunahing benepisyo ito na aming ipinagkakaloob para sa inyo sa inyong paglahok sa aming grupong ito. Pindutin lang ang buton sa itaas para sa mga detalye o basahin sa description box sa ibaba ang alintuntunin ng paglahok. At sa puntong pong ito, okay, magpapaalam na po sa inyo. Hanggang sa muli po nating pagkikita, naway pagpalain at patnubayan kayo palagi ng ating Panginoong Diyos.